Mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. So, dadako na po tayo sa ating Bible study. So, part 2 po ito nung pinag-aralan natin last week. So, yun nga po about sa 7 last words ng ating Panginoong Jesus habang siya nga po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. So, last week nga po yung part 1, yung 2 words na na-discuss nga po natin or napag-aralan, yun nga po, hinati ko po ito sa 3 parts. Kasi nga po masyadong mahaba. Hindi po kaya ng isang upuan lang po. Kaya po, 3 week po natin itong pag-aaralan. Then yung nga po, second week nga po ngayon, yung 3rd word hanggang 5th word nga po ng ating Panginoong Jesus. And then, konting recap nga lang po or summary sa pinag-aralan nga po natin last week, yung first and second word nga po na na-discuss. Yun nga po, Jesus' last words nga po was not just any last word. So, His words are powerful, purposeful, and authoritative. Everything that Jesus said and did in the Calvary have a purpose. And then, yung first word nga po doon is about, kung matatandaan po natin, is about forgiveness. So, ang sabi po ng ating Panginoon doon is mababasa po yun sa Luke chapter 23, verse 34. And Jesus says, Father, forgive them for they know not what they do. So, yun po yung first word ng ating Panginoon, Jesus, habang siya nga po ay nakapako at nagdudusa sa krus ng Kalbaryo. So, sa kabila nga po, nang siya ay nasa state of agony or extreme physical and mental suffering, dahil siya nga po ay nakapako sa krus at kinukutya pa po siya ng karamihan sa mga tao na nakapalibot sa kanya. Ngunit nakuha niya pa nga po tayong mapatawad. Nakuha niya pa nga po magmatawad at nanalangin nga po siya sa Diyos Ama ng prayer of forgiveness para sa atin. Dahil tayo din po is nagkasala sa kanya. So ganun po kabuti at nag-uumapaw ang grasya ng ating Panginoon sa atin na sa kabila ng pagpapahirap sa kanya is napili niya pa po tayong mapatawad. So, yun nga po yung testimony nga rin po ni Auntie Juliet, yung grasya nga po ng Panginoon talaga kaya po siya nakakapagpatawad. So, yun nga po, forgive us the Lord, forgive us nga po. Amen. So, ang second word po ng ating Panginoon is about salvation. So yung first word po, forgiveness. Second word about salvation. Yun nga po yung kwento nung dalawang kriminal na sinabi nga po ng ating Panginoon na truly, I tell to you, today you will be with me in paradise. So yun po yung istorya ng dalawang kriminal na kasama niya nga pong nakapako sa krus ng Kalbaryo. So, yung isang kriminal nga po is kinutya ang ating Panginoong Jesus at yung isa nga po, that moment, nagkaroon ng change of heart and nagrepent po siya that time at naniwala ng ating Panginoon nga po ang tagapagligtas. Kaya that moment po is pinangakuan po siya ng Panginoon na truly, today, He will be with Him in paradise nga po, ang sabi ng Panginoon. So, it is a demonstration nga po ng God's plan of salvation po sa atin. So, dahil sila nga pong dalawa had the same opportunity and the same chance na maligtas. Ngunit ang isa nga po ay hindi naniwala at yung isa nga po ay naniwala. So, makikita rin po nandito na salvation po is from God alone. By His grace po we are saved and not by our good. So, we just need to believe and put our faith in Him. Amen. So, yun po yung summary nung ating pinag-aralan last week, yung first and second word nga po ng ating and yun nga po, magpapatuloy po tayo sa part 2, which is yung third to fifth word nga po yung didiscuss natin. So, bago po tayo magpatuloy, mag-pray po muna tayo ng wisdom para maintindihan nga po natin ang ating pag-aaralan tonight. So, let us pray po.
Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa gabi nito, Lord God, na Lord, kami nga po ay nakalapit, nakapanalangin sa inyo, Lord God. And Lord, gabayan nyo nga po kami as we study your words nga po, Lord God, na Lord, patuloy mo nga po akong pakagamitin, pakahubugin sa inyo nga pong mga salita nga po, Lord God. Lord, give us godly wisdom and understanding nga po, Lord God, upang intindihan nyo nga po namin, O Lord God, ang nais nyo nga pong parating sa amin, ang inyong mensahe nga po sa pag-aaralan nga po namin for today nga po, Lord God. Lord, bigyan nyo nga po kami ng Lord, ng attentive minds and open our spiritual ears, our spiritual hearts nga po sa Lord habang nakikinig nga po, Lord. Maging attentive nga po ang aming mga isipan, O Lord God. Na nais nyo nga pong iparating sa amin, O Lord God. Lord, tulungan nga po kami ng banal na espiritu, O Lord God. Na Lord, maunawaan nga po namin ito ng mas madali nga po sa amin, O Lord God. Maraming salamat nga po, Father God. Mga pamindalangin, Jesus' mighty name, the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 So, yun po, ang third word po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo is about relationship nga po. So, yung first word is about forgiveness, second is salvation, and this third word is about relationship. So, mababasa po natin sa Book of John chapter 19 verses 26 to 27. Sabi po dyan ng ating Panginoon Jesus is, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, which is si John nga po, "Behold your mother." So, woman po, referring po kay kanyang earthly mother na si Mary po. Tukoy niya nga po rito. And yung son nga po, referring to John, yung author nga po nitong book na ito at ang kanyang disipulo at malapit na kaibigan nga po ng ating Panginoong Jesus. So, ang context po nito is ito po. So, ang sabi po dyan, "When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, 'Woman, behold your son.' Then he said to the disciple, 'Behold your mother.' And from that hour, the disciple took her to his own home. So, yun nga po, woman referring to his mother. Disciple, dyan po. So, yun nga po, that time is... Sabi ko nga po na nasa state na nga po ng agony or extreme physical and mental suffering ang ating Panginoong Jesus. Ngunit hindi niya pa din po iniisip ang kanyang sarili. So ang iniisip niya pa din po is yung welfare or yung kapakanan ng kanyang earthly mother na si Mary. So dahil wala na nga pong titingin kay Mary sa kanyang hanggang sa kanyang pagtanda o sa mga araw na habang siya ay nabubuhay. Kaya inihabili niya nga po ito, inihabili niya nga po ang kanyang nanay sa isa sa kanyang mapagkakatiwalaang disipulo, which is si John nga po. At inihabili nga rin po ni John, inihabili din po si John sa kay Mary nga po. Kay Mary, silang dalawa. So for sure po, that time, that moment, nasasaktan din po emotionally si Mary dahil nakikita niya po ang kanyang anak na nasa state of agony habang nakapako pa sa cross. So kung ikaw po ang nanay, is talagang napakasakit po nito kung po ang suffering ng iyong anak. But then, so Mary nga po was losing a son during that time. But she gained a savior nga po. So, ganun din po sa atin. We gained a savior. So, yun nga po, bakit nga po kay John inabilin at hindi sa kanyang mga half-brothers? Kung matatandaan nga po natin, di ba, may half-brothers po ang ating Panginoong Jesus. Mm-hmm.
pero kay diyan niya po hinabilin. So kaya po hindi hinabilin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kapatid is hindi pa po sila naniniwala sa ating Panginoon that time. So mababasa po natin yan sa John chapter 7 verse 5. Sabi po doon, for even his own brothers did not believe in him. Mm-hmm. So that time nga po is hindi pa naniniwala ang kanyang mga kapatid sa kanya. So later on na po sila naging believer. So after po nung si John nga po ay nandoon that time at siya nga po ay isa sa pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. Apo, John the Beloved. So ngunit noong inaresto at ginad siyang ating Panginoong Hesus is wala po doon si John. Iniwan niya po ang ating Panginoon nung inaresto po at ginad siyang ating Panginoon. Mababasa po natin yun sa Matthew chapter 26 verse 56. So ang sabi po doon, then all the disciples left him. So isa na rin po doon including si John and fled. So lahat po ng kanyang disciples ay iniwan siya at nagsitakas. Yun nga po including John po. No, noon inaresto po ang ating Panginoong Hesus at ginudge. So dahil sila nga po ay natakot and they felt ashamed. So yun po yung description doon. Ngunit si John nga po ay bumalik. So yun nga po, binalikan niya nga po ang ating Panginoong Hesus at nagpunta nga po siya kung saan nakapako ang ating Panginoong Hesus. Yun nga po, nung bumalik nga po si John, hindi nga po siya kinuwestiyon ng ating Panginoon Hesus na bakit mo ko iniwan nung time ng inaresto ako. So hindi po ganun ang ating Panginoon Hesus. Hindi niya po kinuwestiyon si John na bakit mo ko iniwan. Kundi binigyan niya nga po si John ng isang responsibilidad o responsibility. Yun nga po yung hinabilin nga po kanyang mother. And John took that responsibility nga po. Kung mababasa po natin dyan. And from that hour, the disciple took her to his own home. So, inaccept po niyan yung responsibility na binigay nga po ng ating Panginoon sa kanya upang mother and son. So, naging spiritual family po sila. So, ganun din po sa atin mga kapamilya. Kapag may relasyon or relationship na po tayo sa ating Panginoong Hesus, hindi niya po tayo pababayaan. So, kahit nasa state of agony nga po siya rito, di ba? Ang inisip niya talaga yung welfare ng kanyang ina at ang welfare ng kanyang matalik na kaibigan. So, ganun din po. Hindi rin po, inisip rin po ng Panginoon tayo. So kapag may relationship na po tayo sa ating Panginoong Hesus, hindi niya rin po tayo pababayaan. Yun nga po, kagaya na nga lang po sa kanyang ina, inisip niya pa din kanyang kalagayan kahit hirap na nga po siya na nakapako. So he will not leave us or nor forsake us. At makikita nga din po natin dito na kahit nagkasala nga po tayo dati, kagaya nga lamang po ni John na iniwan niya ang ating Panginoong Hesus noong inaresto at ginadya ito. Ngunit nung bumalik si John ay hindi siya kinwestiyon ng ating Panginoon. So parang open arms pa din siyang tinanggap ng ating Panginoong Hesus na binigyan nga rin po siya ng responsibilidad. So ganun din po sa atin. So tatanggapin at patatawarin pa din po tayo ng ating Panginoon kahit tayo nga po ay nagkasala sa kanya at magkakaroon din po tayo ng responsibility na para sa kapwa natin at sa kapamilya natin na pangalagaan natin sila, alalayan bilang spiritual family nga po. Kagaya nga lang po, kagaya nga rin po dito na si John and Mary na naging spiritual family po sila in Christ. Amen. So yun po. Ang fourth word naman po natin is abandonment. So, kung may isip natin, talagang ano po itong ano na to, itong verse na ito. Ang sabi po dyan,
And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani. So, Aramaic po itong ano na to, itong words na ito. Sa ano po, and which means, tinranslate po na, my God, why have you forsaken me? So, yan po yung ating fourth word ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. So, yung ninth hour po rito, akala ko po 9 a.m., 9 o'clock. Then, sa ibang version po, binasa ko is 3 o'clock in the afternoon po itong ninth hour. So, 3 o'clock in the afternoon. Meaning po pala sa mga Diyos ng ninth hour is 3 p.m. So, para sa mga Hudyo. So, ang context nga po nito is ito nga po. So, at noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So, yun nga po, dumilim daw po dito, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. So, ito pong ninth hour is 3 p.m. po ito sa mga Diyos, sa Hudyo. Binanggit nga po ito ng ating Panginoong Hesus ng pasigaw. And Jesus cried out loud, cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, my God, why have you forsaken me? So that moment nga po, Jesus Christ felt abandoned by God the Father. So bakit nga po ba? Ano nga po bang meaning ng pag-abandon sa kanya ng Diyos Ama? So, yun nga po, because that time, Jesus Christ nga po bore our sins. So, the fullness of wrath of God for sins ay ibinuhos lahat sa ating Panginoong Jesus. Kaya that time, Jesus Christ felt abandoned because God and sin cannot be joined together because God is holy. And Jesus Christ, that time, carrying our sin. So, inako niya po lahat ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging righteous sa paningin ng ating Diyos Ama o God the Father. So, Jesus Christ is our Lord, our Redeemer. So, ganun din po sa ating mga tao. So minsan pakiramdam natin na ang layo ng Panginoon sa atin. Sometimes hindi natin maramdaman ang presence ni Lord sa ating buhay. Dahil ang kasalanan at ang Panginoong Diyos is hindi po pwedeng magkasama. Kaya nakakaramdam tayo na parang ang layo ng Panginoon sa atin kasi may mga sins o kasalanan pa tayong hindi mabitaw-bitawan. Kaya ito ang nagsisilbing hindrance o balakid upang makakilos ang Panginoon sa buhay natin at para mapalapit tayo sa Kanya. So, minsan nararamdaman natin bakit parang hindi ko maramdaman yung presence ni Lord sa buhay ko. So, dahil po sa may mga sins or kasalanan na naghihindrance. Ito po talaga yung hindrance. So, hindi po pwedeng magkasama ang si Lord dahil siya po ay holy at ang sins. Ngunit nga po, ang ating Panginoong Jesus nga po is wala po siyang kasalanan. Napil niya po ang abandonment ng God the Father because He carries our sins nga po. He bore our sins. Kaya on that moment, He felt that God abandoned Him. Dahil yun nga po, ang sin nga po at si God ay hindi po pwedeng magkasama dahil si God is so holy. So grabe po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus dito na He took all the wrath of God for our sins that we might receive mercy nga po. So kaya dapat
Apo, or kailangan po, we need to always, we need to be grateful always. Yun nga po sa sakripisyong ginawang ito ni Jesus Christ nga po para sa atin. So, yun po. Dako po tayo sa ating fifth word. So, fourth word po, abandonment. And fifth word nga po, distress. So, two words lang po ang sabi, sa nasabi po natin Panginoon dyan. So, matatagpuan po natin yan sa dyan pa rin po, 19 to verse 28 na I thirst. So, no. Ang context po nito is ito nga po. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, I thirst. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. So, yun po, ang ating Panginoong Isus nga po is nagsalita ng nauuhang nga po siya or I thirst. At pinadampian nga po siya dyan ng, sa sponge ng sour wine o vinegar wine po. Sa ibang verse po is vinegar wine. So ano nga po ba ang meaning or significance na ito? Nitong nasabi or sinabi ng ating Panginoong Jesus na I thirst. So ano nga po bang meaning nito or significance? So yun nga po, kanina nga po nabanggit ko na Jesus' last words nga po was not just any last words. So may purpose po ito. His words are powerful, purposeful, and authoritative. Even these two words nga po is may meaning. Everything that Jesus said and did in the Calvary have purpose nga po. Lahat ng sinabi at nangyari sa ating Panginoong Calvary is my purpose. So kahit itong two words nga po. And the purpose nga po is to fulfill the prophecy. So ito nga po, fulfillment of prophecy po itong iter. So mababasa po natin yan sa Psalms. Chapter 69, verse 21. And for my thirst, they gave me sour wine to drink. So, fulfillment po ito. Isa-isa sa mga prophecy na naisulad 100 years ago bago nga po naisilang sa mundo ang ating Panginoong Jesus. And so, truly, our Lord Jesus Christ is the Messiah. So, he knew already the prophecy and he fulfilled it nga po. And another interpretation nga po dito sa kaya nasabi ng ating Panginoong Jesus na I thirst ay he is still 100% human po. He is entirely God and entirely human. So sa kabila ng pinagdaanan niya, ilang oras siyang nagbuhat ng krus o nilagupit siya o hinampas ng mga latigo, nilagupit o yun nga po, hinampas ng mga latigo. So nilagyan pa siya ng tinik na korona sa ulo at madaming dugo na ang nawala sa kanya habang o ay nakapako. May napanood nga po kong video noon na pinag-aralan nila kung anong mangyayari sa katawan ng isang tao during crucifixion. So napanood ko po yung dati sa YouTube eh. Nagano po sila kung ano pong mararamdaman ng tao kapag ka po na-crucified. And kung ano nga pong nangyayari sa katawan ng tao kapag ka na-crucified. So, ang sabi po ron is, yung lungs daw po is magko-collapse. And yung heart is unti-unting manghihina and it will result po in extreme dehydration. So ito po yung nararamdaman or na-experience ng ating Panginoong Jesus that time. So kung isipin natin kapag sa atin nangyari yun, talagang mahirap at masakit na magriresulta sa extreme dehydration. So yun nga po, ang ating Panginoon nga po that time 100% human, 100% God. So naranasan niya nga po na yung extreme dehydration. So isa lamang po ito sa mga interpretation
nitong text na ito. So, grabe yung na-experience nga po ng ating Panginoong Jesus. So, sobra-sobrang hirap at pangungutya at kasakitan ng pinadanas nga po sa ating Panginoong Jesus, pinadanas natin sa Kanya. But yun nga po, He is willing to take it all dahil ganun siya, pabuti. Ganun niya po tayo iniibig. So, talagang tinikirot nga po ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sa ating mga kapamilya, mga believers and brethren in Christ, ay ang response po natin is magkaroon po tayo ng kauhawan sa kanyang mga salita. So magkaroon po tayo ng kauhawan din po sa paglilingkod sa kanya. So ganun niya nga po tayo minahal. So ang magagawa lang po natin is maglingkod sa ating Panginoong Jesus. So paglingkuran po natin siya, magkaroon po tayo ng kauhawan sa kanyang words at magkaroon po tayo ng kauhawan sa pagmi-minister, sa paglilingkod nga po sa kanya. Amen. So yun nga po. Dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So yung continuation nga po next week, yung 6th words and 7th word nga po ng ating Panginoong Jesus habang siya nga po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. So, yun po. Open na po muli ang ating group discussion kung may karagdagan po kayo or may share po to encourage nga po ang bawat isa sa atin. So, to God be the glory po. Praise the Lord. Mabuti nakahabol sila Lily, oh. Bali ako, pinupuri ko at pinasasalamatan yung Diyos kasi tayong pamilya. Hindi kami. Tayong pamilya, nalaman na natin yung katotohanan, yun nga, na namatay si Jesus sa Kalbaryo, pero hindi siya nanatiling namatay. After 3 days, nabuhay siya. Kaya yun nga, may salvation tayo. Kasi nakakalungkot yung iba na hanggang ngayon, lalo dito sa Pilipinas, marami pa rin mga nagpapapako sa krus. Marami yung penitensya. Ganun pa rin ang feeling nila, nababawasan ang kasalanan nila dahil doon. Opo, ang dami pa rin naniniwala na parang yung mga kaugalian, yung tradisyon na pag Biyernes kailangan huwag kang masaya, huwag kang maingay. Parang maliliit kami, nagagalit si Lola tsaka si Nanay noon pag maingay kami. Sinasabihin, alas tres na mamamatay na si Jesus, ang iingay nyo. Ganun pa yun. Mga ganong tradisyon. Marami pa rin hanggang kasalukuyan, ganun pa rin ang paniniwala. Kaya blessed tayo dahil, yun nga, nakinalaman na natin kung ano ang katotohanan. Tulad nung na-explain ko kanina, hindi pala ako narinig dahil na naka-mute yata kami. Yung Passion of the Cross, Passion of the Christ, yung movie na yun. Yung mga dumanak na dugo sa kanya, yun daw ang tunay na nangyari sa kanya. Kasi yung mga ibang movie ng crucifixion ni Lord, hindi ganun mas sinireserve nila yun. Hindi masyado ang dumanak ang dugo. Si Mel Gibson kasi siyang producer niya, nireserve niya talaga yan kung paano talaga ang portrayal nun. Kaya kung makikita mo yun, talagang maawa ka eh. Sinang isa kay Lord eh. Yung mga dumanak na dugo, yung kita mo yung banatan siya ng gusto doon. Ganun talagang nangyari sa kanya. Kaya kung tayo lang hindi na tatatagal. Baka hindi na kayo abot dun sa anong natayo abot sa cross. Kasi umabot pa siya sa cross eh. Nakapagsalita pa siya ng 7 palabras. Palabras yun. Yeah, pero yung 7 palabras niya, she was talking in his humanity. I know. Not in his lordship.
Kaya nga kaya yun, parang si nagsisisi pa siya na bakit siya pinabayaan. Pagka gusto mo talaga na, pagka nakikita ko na lang, pinanunod ko ulit yun, paulit-ulit. Kasi doon mo makikita na how much he suffered for us. Tsaka yung importance ni Lord, hindi mo makukuha talaga dahil sa nangyari sa kanya para lang tayo maligtas. Yung nag-Jesus doon na-save siya, kaya siya na-save. Kasi sa ibang pelikula, ante, uncle, ano pa eh, ang totoo daw yun kasi yung latigo daw na pinaglalatigo sa kanya, may mga tinig daw po yun. Kaya kada latigo sa kanya, yung flesh niya, yung laman niya, sasama. Maghatak. Ganun po, hindi basta latigo. Yeah. Kaya ganun po kahirap. Yung gumanap nun, naging ko na eh. Na-save siya. Very strong Christian na si Gabasel. Nagwi-witness siya ngayon. Nagwi-witness na pumunta siya sa mga... Pero Catholic siya, pero nagwi-witness siya. Yeah. Doon siya na-save nung siya gumanap. Lakas ang faith niya. At saka yung ano, yung sinabi yung unang kinamon na word ano sabi niya sa yung mas malakas ang dugo ng spiritual brother mo kaysa sa spiritual blood is thicker than water. Yeah, blood is thicker than water. Para totoo, kasi totoo yun eh. Kasi pagka ano, kuminsan mas yung blood brother mo kuminsan parang pag na-born again ka na, naging pang-Christian ka, parang mas malakas pang relasyon ko doon sa mga blood, spiritual brother ko sa Lord. Yeah, pagka hindi save yung biological brother mo. Yeah, blood brother mo. Yung spiritual brother mo, is yun ang ibig sabihin ng parang sticker ng water. Meron kasi akong kaibigan ng spiritual brother ko, napaka-strong yung relationship namin na parang mas malakas pa yung pag sa kanya kaysa doon sa mga kapatid ko na ano. Kasi wala na rin sila namatay na at saka yung... Ano, sana yung, lang brother mo. Si Angel na lang. Yeah. So... Namatay na rin po na kaya dito. Kasi ni spiritual brother o sister natin kasi ang maganda. Pareho kayo ng pananampalataya eh. Maghihilahan kayo. Parang minsan, pagka medyo umaano yung spiritual nating buhay, bumababa, andyan yung spiritual brother or sister natin na hahatakin tayo to remind us. Ginagamit po ng Panginoon yun eh. Yeah. Yung spiritual brother or sister natin para i-remind tayo na kung ano yung mga promises. Ay, pagdasal ka. Opo, tapos pagpipray tayo. Ano po, di ba mabalik tayo dun sa mga nagpipenitensya? Sa ano, di ba marami po nagpapapako sa krus para daw, ano, mabawasan yung kasalanan nila, yung nagawa nilang kasalanan ako. Maganda po. Eh, di ba po, di ba sa si Saul, di ba, nung time na may war, sinabi ng Panginoon sa kanya, patayin yung lahat ng, ano ba sa Samuel po, King Saul, patayin lahat yung anong yon yung hindi ko kasi yung ites yun, ites, yung mga Amalekites, yung mga ganun po. Pero ang yung mga kites. Yeah. Ites, ginawa niya. Mga ites, yeah. Sinave niya yung magagandang cattle, mga ano, hindi niya pinatay lahat. Pero kasi, ang command sa kanya ng Panginoon, patayin niya lahat, everything. Walang may iwan. So sinave niya. Merong iniwanan. Sinave niya yung mga ano, yung mga pwede pang i-save, yung mga magandang cattle kasi sacrifice. Rin naman daw po niya sa Panginoon. Pero ang sabi nga po doon, obedience is better than sacrifice. So tinira niya yung mga Amorites, meron ng Amorites, Jebusites, Termites, sabi mo. Tama yun. Jebusites. Jebusites. Akala natin, yun na yung makakapag, ano, sa plus Panginoon. Sa pero, dapat mo yung obedience. Saka, ano nga, man-made traditions make the word of no effect. Make the word of God of no effect.
Yun yung kanilang mga man-made tradition, mga pag-aalay-alay diyan sa ano, di ba? Inalay na nga ni Jesus Christ yung buhay niya. Pero yung mga Katoliko, nag-aalay-alay pa sila sa mga altar-altar. As yung nga po yung... Kanilang mga cross, nakapako pa rin si Jesus. Jesus already had risen. Wala na sa cross. Yung atira, sinasabi mo lang, yung naging problema tuloy yun eh. Yung mga tao niyan. Apo, sila yung iniwanan. Sabi ni Lord, patayin mo natin. Hindi niya pinatay yung ano. Ayan nga. Hindi problema yun eh. Lumago yung mga tao niyan eh. Apo, hindi natin, kumbaga, yun pang iniisip natin lagi kung nagka-sacrifice tayo para sa Panginoon. Iniisip po ng ano, karamihan sa mga beliefs. Yun yung makakapagpa-save sa atin. Pero ang totoo po is yung faith natin at saka gusto ng Panginoon maging obedient tayo sa Kanya. Yun po. And yung paglilingkod po natin is magmamanifest na lang po yun kung may pagmamanifest. Pero po yung kinagaya faith, pa nila. Yeah, faith and obedience go hand in hand. Tungkol naman sa obedience, delayed obedience is still disobedience. Kaya pag may sinabi si Lord, dapat gawin na natin agad. Mm-hmm. Hindi yung papagpabukas na lang, pwede pa yan. Katulad may dapat, plan B. Dapat katulad tayo ni Abraham nung sinabi ni Lord sa kanya na ano niya, offer niya yung son niya agad-agad. First thing in the morning, naghanda na siya pa. Inanda niya na pati anak niya, isama niya, pupunta na sila dun sa pundok na sinabi ni Lord na puntahan nila. Mm-hmm. Dapat ganun din daw po tayo. Tulad yun sa, alimbawa sa tithes, minsan sinasabi kasi, sinasabi ko, mamaya na, idun na lang sa ano, parang ni-remind ako ni Lord na, pag sinabi niya na ibigay mo na, baga mo na, wag na yung pamamaya. Kasi kung hindi mo sinunod, nag-disobey ka na nun kahit na nasa puso mo na susundin mo, pinospone mo, disobedience pa rin yun. Kaya dapat sinabi niya yun na gawin mo na, wag mo nang ipagpamamaya. Mm-hmm. Kasi para sa atin yun eh, yung benefit ng tithing. Hindi para sa kanya because he doesn't need our tithing. Ang ano nga niya doon, yung obedience natin sa kanyang sinabi. O kaya, saka na magpapapayat muna ako, Lord. Saka na ako magsaserve sa iyo. Pag maganda na itsura ko. Saka na ako mag-greeter pag pumayat na ako kasi nakakayataba ako pa. Parang... Kailangan, huwag mo na itay nyo kasi papagandahin ka naman ni Lord eh. Kung mapansin nyo pag nagsiserve kay Lord yung mga tao kahit ano itsura, gumaganda. Kasi pinapaganda ni Lord. Naka-smile. Yeah. Tsaka yung mga kumakanta, itong assistant ni Oscar, dati daw, sintunado to eh. Ipinaganda na ni Lord yung boses niya kasi nasa worship na siya. Opo. Worship team. Anything na i-offer mo sa kanya. Hmm. At saka kung talagang kwan, talagang yung puso mo to serve him, he will always make a way para makapag-serve ka. Ang importante yung willingness mo willingness. Hmm. Mga sabi nga, if you have a vision, he will provide the provision. Kasi sa kanya nga walang imposible. Kaya pa ka. Mamaya iwan kitang prutas. Kayong seven letters. Di ba po pag kayong sa atin sa tao, kung ano yung huling habilin, di ba napaka-importante. May mga last will and testament. Okay. So ibig sabihin, yung seven last words na to kay galing sa kay Jesus Christ, sobrang importante talaga siya. Mm-hmm. From Jesus Christ to
kung yung nga pong ordinaryong tao. Di ba po, may mga ganun eh, like yung kaibigan ko sa kuya po dati, classmate ko, ang huling habilin ng tatay niya bago daw namatay. Kasi medyo may pagkabading. Sabi niya, magpakalalaki ka na. Pinapanindigan niya po kasi yun daw ang habilin ng kanyang tatay. So, ibig ko sabihin, yung, di ba po yung worth ng ano, eh, lalo galing po kay Jesus, sa ating Panginoong Heso Kristo. So, talagang yeah, importante siya. Si Dino. Ano po, nag-try siya. Kasi yun daw ang habilin ng tatay. Habilin ng tatay. Yeah, imagine. He suffered once and for all. Yun ang hindi naiintindihan ng mga penitensya po. Penitensya. They don't understand that. Inakuna niya lahat yung ating mga kasalanan at kahihiyan. Eh, close po muna natin sa panalangin yung okay. Father in heaven, we praise you, Father God. Lord, muli, kami nga po ay nagpapasalamat, O Lord God, sa pagsugo niyo nga po sa inyong bugtong na anak, aming Kristo na Lord, nag-suffer nga po siya para sa aming ikabubuti nga po, Lord. Maraming salamat nga po, Lord God, sa Lord, sa inyong free gift na ito para sa amin. Tunay na napakabuti niyo nga po sa aming Lord. Lord, kabihin mo po kami, O Lord God, sa araw-araw naming pamumuhay na, Lord, everyday, remind nyo nga po kami ng inyong grace nga po para sa amin, O Lord God. Lord, iwas nyo nga po kami sa anuman pong mga kapahamakan, sa mga temptation nga po sa mundo, O Lord God. Lord, dinadalangin nga rin po namin yung aming mga loved ones, O Lord God, mga kapamilya, O Lord God, na Lord, ingatan nyo nga po ang bawat isa nga po, Lord God. I-bless nyo nga po ang bawat isa. And Lord, na nilook forward nga po namin na makakasama nga po namin sila dito sa aming pag-aaral nga po, Lord God. Yes, O Lord. Touch their hearts nga po, Lord God. Lord, makasama nga po namin sila rito, Lord God. Lord, yes, O Lord. O Lord God, na we do we build nga po na palalabuin yes, Lord. House church nga po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po sa nagkakalob nyo nga po sa aming wisdom and understanding nga po, Lord God. Lord, nga po maraming salamat sa mga biyaya na nare-receive nga po namin sa inyo sa araw-araw namin po mga Lord. Mga pamindalangin, in His mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.